Yo mga chong, welcome to Usapang Sports. Marco Antonio Barrera, pinangalanan ang mahuhusay na boksingero na kanyang nakalaban base sa skills at performance ng mga ito. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung bago ka palang napadaan sa aking channel, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga video na ilalabas ko. Marco Antonio Barrera! The babyface assassin kung siya ay bansagan ng mga Meksikano. Si Marco Antonio Barrera ay naging professional boxer sa edad lang na 15 at nagawa niyang maging undefeated sa kanyang 43 consecutive fights. Kasama na dyan ang pagkapanalo niya ng WBO Junior Featherweight title at matagumpay niya rin itong naidepensa ng 8 beses bago nakalasap ng magkasunod na talo sa kamay ng Amerikanong boksingero na si Junior Jones. Sa kanyang 2 dekada ng pagboboxing ay nakaharap niya na ang mahuhusay na boksingero sa kanyang henerasyon tulad nila Eric Morales, Nassim Hamid, Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao. At ang mga ito ay binigyan niya ng grado na ayon sa mga skills at husay ng mga ito. Ang best overall ay ibinigay niya kay Eric Morales dahil si Morales daw ang nagbigay sa kanya ng laban na pinakamahirap. At kahit nga daw nakakatanggap ito ng malalakas na suntok mula sa kanya, ay parang hindi pa rin ito natitinag at nasasaktan at nagagawa pa rin sumugod. Sa hindi pa nakakaalam, ang laban ng Barrera at Morales ay nagkaroon din ng trilogy. Best boxer naman ay ibinigay niya kay Nassim Hamid dahil napakahirap daw nitong patamaan at ang boxing style ni Hamid ay very unique at kaya daw bumato ng suntok kahit sa alanganing posisyon. Ang pinakamagaling naman sa jab ay binigay niya kay Morales. Kapag tumama daw ang jabs ni Morales ay talaga nga namang napakasakit ayon kay Barrera. Pinakamagaling sa depensa naman ay nakuha naman ni Juan Manuel Marquez ayon kay Barrera. Si Marquez daw ay napakahusay mag-set up ng counterpunch. Dagdag pa niya na ibibitag ka niya na akala mo tatamaan mo siya. Ngunit nakaabang na pala ang kanyang counterpunch. Ang pinakamatibay naman na panga ay nakuha rin ni Morales. Ilang beses ko siyang tinamaan ng solid punches, ngunit parang hindi niya iniinda. Ayon kay Barrera. Ang best puncher naman ay nakuha ni Manny Pacquiao. Dahil daw sa bilis ng suntok ni Pacman, ay masusurpresa ka na lang sa lakas nito. Fastest hands ay binigay niya rin kay Pacquiao. Dahil sa kanyang bilis ay nakakagawa siya ng mas maraming kombinasyon na pwede kang patamaan kahit sa ang anggulo. Fastest feet ay binigay niya rin kay Pacquiao. Dahil nagagawa daw ni Pacman na umiwas ng napakabilis at nagagawa rin itong sumugod nang hindi mo nababantayan. Strongest ay nakuha pa rin ni Pacquiao. Dahil sa bilis at lakas ay nakakagawa daw si Pacquiao ng explosive power punches. Kaya siya ay kakaiba sa lahat ng mga boksingerong nakasagupa ko ayon kay Barrera. Si Barrera ay nagkampiyon sa 3 magkakaibang dibisyon at nagtala ng Hall of Fame record na 75 fights sa kabuuan ng kanyang boxing career na mayroong 67 na panalo at may 7 talo at 1 tabla. Simula noong 2009, si Barrera ay isang commentator sa ESPN Deportes, isang boxing show na blow by blow. Hanggang sa muli,
huwag nyo sanang kalimutang isubscribe ang aking channel para ma-update ko kayo sa kwentuhan na tulad nito. Maraming salamat.